Hindi ko kinaya. May caller tayo. Pinsan mo to. Si Rian. Si? Hello. Si Rochelle. Hi, Rochelle. Magandang gabi. Good evening po. Si Ate Rochelle ay 32 years old. Pero napakabata ng boses mo, ah, in fairness. Ah. Para kang mga, ano lang, parang mga 15 anos lang. Thank you po. Si Ate Rochelle, anong nagkatrabaho na ikaw? Kay end of contract lang po. Eh, kaka-endo lang. Opo. Anong ano mo, anong work mo bago nag-endo? Sa Jayco po, baker. Ah, talaga? Opo. Jayco! Maraming may gusto niyan dito. For some reasons, no, yung Jayco, no, pag tinignan mo yung donut na Krispy Kreme, alam mo may natutuhan yung design. Sa design po. May design. Pero yung Jayco, parang gawa ng bata, ano, pero masarap tignan. Oo. Di ba, no? Opo. Ang difference lang po nila, mas matamis yung ano, Krispy Kreme po. Oo nga. Depende sa panlasa yun, eh, di ba? Pero I like both. Oh, ako may mga specific akong gusto doon sa pareho. Talaga? So baker ka doon? Yes po. Ah. Oy, pero masaya kaya mag-bake doon kasi 'di ba may mga machineries kayo na ano, high-tech. Bale ano po, high-tech. Fryer, pina-fry po namin yung donuts. Ah, pero 'di ba yung mga mixer, 'di ba yan na yan, yung tas para mabuo na bilog yun na yun. Yes po. Doon na sa makina yun ano. Apo. Bali, may dough cutter po kami. Meron, may mga pagkakataon hindi mo natiis, tapos subok. yung tipong, gutom na ako, gusto ko matikman yung luto ko, yung ganon. Wala. Hindi mo tinikman? Anganin po. Bawal na, bawal. Tsaka kaya, Chico, pag araw-araw mo nakikita, maumay ka eh. Actually. Opo. Saka may staff meal naman po kami everyday. Hindi, at saka yung idea na ikaw yung nag-prepare. Opo. Diba, kasi ako napakatako ko sa pizza dati. Ang tako ko sa pizza. I like pizza. Mm. Nag-manager ako ng Greenwich. Ay, hindi na ako kumain kahit kailan ng ano. Unless ilibre mo ako. Ah, talaga. Mm. Eh, kasi nanawa ka na araw-araw. Si Rochelle. Papa Jackson. Ha? Oh, nanay ko po tinatawag ako. Mamaya na kami labada. Makakapag-antay yan. Sabi mo, ano, yung inuutos niya. Ah, nagtatanong lang. Apo. Sige. Si Ate Rochelle, ba't ka ba napatawag ngayong gabi? Hingin lang po ng advice. Ay, advice. Bakit? Kasi po, yung meron po akong anak na 13 years old na po siya. Mm. Tapos po, yung asawa ko po ngayon is hindi siya yung father. Ah, okay. Ilan taon anak mo? 13 years old po. 13? Apo. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na... Nakasama mo? Hindi... Pero ngayon po, hindi niya pa rin alam kung sino yung totoong tatay niya. Ate, pwede bang idikit mo sa labi mo? Nakadikit na po. Yan, ganyan. I mean, ganyan. Yan. Nabali ngayon po, hindi niya pa alam kung sino yung totoong niyang father. Pero so, alam niya na yung kinakasama mo, hindi, naalam niya hindi yun ang tatay niya? Hindi po. Ang alam niya, yun. Kasi 9 months pa lang po siya, yun na yung pinakagisnan niya hanggang sa paglaki. Okay. Pero okay naman po yung, okay naman po kami ng asawa ko, yung anak ko sa asawa ko. Okay naman po dahil pinalaki niya yung anak ko, ganyan-ganyan. Ang concern ko po dun kasi, lately lang po, nagtanong yung bata. Asama. Kasi merong kamag-anak yung asawa ko dito sa bahay namin. Na, which is, ayaw niya sa akin ever since nung magsama kami ng asawa ko. Pamangkin niya po kasi yun. Tapos po, ano, kumbaga siya yung... Nagbibigay siya ng idea dun sa bata. So, nitong lately lang, nagulat ako, nagtanong sa kanya anak ko kasi yung totoo niyang tatay. Sabi ko, di si Papa Jimpol po pangalan ng asawa ko po ngayon. Sino si Jimbo? Jimpol po. Akala ko si Jimbo na naman. Akala ko si Jimbo. Napagbintangan na naman na nag-anak ko. Tapos po, ang concern po namin mag-asawa, ayaw namin kasing paalam din doon sa bata na sino talaga yung totoo niyang tatay. Kasi ang katwiran po ng asawa ko is, ako naman ang nakagisan mo, ako naman nagpapakain sa'yo, ako naman nagpalaki sa'yo, okay naman yung... Kumbaga naging father figure siya talaga yung totally sa anak ko. Kumbaga, inangkin niya naman na kanya yon. Ang akin lang po, paano ko po i-explain dun sa bata in a nice way na hindi siya magagalit dun sa tatay niya ngayon na tinago namin ng ilang taon na hindi pala siya yung totoong tatay. Kasi alam ko sino, na po sino nagbigay sa bata ng idea? Pa? Sino nagbigay sa bata ng idea? Yung
tiyahin po nung asawa ko ngayon. Anong ginawa niyo sa tiyahin? Sa chismosa? Parang sinabi niya na hindi naman totoong tatay mo yan, si Daddy Dimple mo, ganun. Eh, galit kasi. Tiyahin mo chismosa, eh, no? Opo, no? So, ano niya alam, eh, no? Hindi na nagtokit sa kanto. Kasi ang amin, Papa Jackson, ang gusto namin, kasi okay na naman kami, yung tahimik na yung buhay namin. Ayaw na namin na parang kuluhin pa yung isip Rochelle, ng bata. Rochelle. Apo. Ang problema kasi ate, ako, nai-irta ko kuya Chico dun sa idea na kailangan manggaling sa iba. Ano po? Sorry po. Nai-irta ko sa idea na kailangan manggaling sa iba. Opo. Oo. Pero one way or the other, kailangan malaman talaga ng bata yan. Karapatan niya yan. Oo. Actually. Pangit na siguro yung naging paraan pa, na nalaman ng bata. Di ba? Pero actually ngayon po, hindi pa klaro sa kanya na, kasi nung one time na magtanong siya sa akin, na sino ba dalawa totoo niyang tatay? Sabi ko, di si Dimple mo. Kung sino yung nakikita mo ngayon, bakit? Sabi ko ganyan. Wala na naman iba, sabi ko ganyan. Sabi niya, eh kasi sabi sa akin ni ganun. Na iba daw, ganyan. Sabi ko, eh ngayon, nung kinausap ko po yung asawa ko, kasi nasa barko po siya, nung one time na nagka-internet po siya, pinag-usapan namin about that. Mm. Pero ang gusto kasi mangyari ng asawa ko, ayaw niya nang ipaalam. Siyempre pride naman din ng lalaki. Ay nga po. Tsaka, ngayon magiging tatay ka kahit sa pangalan, pero wala ka sa kabuuan ng buhay ng bata. Ang diba? Ano ko naman po, ang nasa isip ko, siyempre, darating naman din po yung time na malalaman. Dumating na nga ate, kasi hindi mo na pa pwedeng burahin sa utak niya na may nagsabi sa kanyang iba yung tatay niya. Opo. Ang akin lang, Papa Jack. Son? Gusto rin namin... Papa Jack? Ay, Stone? Papa Jackson. Sorry Stone. Po. Jack Stone. Papa Jackson po. Bali nung sa akin, okay lang din na ipalam ko sa bata, pero sa akin manggagaling. Wala ang na, ate. Hindi na tama. Ang iniisip ko rin po kasi yung mararamdaman din po ng asawa ko na... Okay, wait lang. Hindi na natin pwedeng pagtalunan pa yung partner. Sana sa akin manggaling. Hindi na sa'yo nang galing. Tapos na yung partner yun eh. Apo. Hindi mo na pwedeng ibalik ate. You can Apo. Only, what ang pwede mo na lang gawin yun, Chico, di ba? Ang pwede mo na lang gawin ay buuin yung detalye yung kulang sa bata. Correct. Kasi Apo. Tanong niya yan sa kanya eh. Simula nung sinabi nung chismosa niyong yung may nag-comment dito kay Chico. Yung pakialamera niyo. Alam mo sabi? Sabi. Mamatay na lahat ng chismosa. Di ba kasi nakakasira ng buhay? Gino man doon. Actually, nung una may pa lang kami, din. Talagang diba? Na yun. Kasi ang pangit, porkit galit sa'yo or may tampuhan kayo, dadamay pati yung bata, di ba? Mahilig kasi siya talaga makialam sa buhay na may buhay. Ito. Naglabasan. may pang anniversary niya. Tapos wala na, tapos yun ang question mark na yun doon sa anak mo at 13 Apo. Years old, hindi naman na yan talaga bata Apo. Na bata. Alam mo yun, Apo. Magsisimula na yan na kaya niya nang mag... Saka may isip na din. Oh, correct. Eh, hindi na mawawala sa utak niya yan hanggang sa aminin nyo na at ipaliwanag nyo na sa kanya ng... Apo. Pero nung pag-uwi po kasi ng asawa ko by March or May, ang gusto niya kasi is palipat na yung apelido ng asawa ko sa bata. Kanina ba naka-apelido yung bata ngayon? Sa akin po. Baga wala siya middle initial. Okay. Okay. So, sa madaling sabi ko, Chico, ano pala? Siyempre, 15 anos siya natin. Huwag mong isipin hindi nagtakayan at nagtanong sa mga kaibigan niya bakit ganun yung setup ng pangalan niya. Ano ba tanong mo sa amin? Ang tanong ko po, paano ko po i-explain ng mas maiintindihan ng bata kung bakit iba wala yung tatay niya. Ate, hindi namin kayang ano yan. Hindi ka namin kayang bigyan ng payo better than what and how you can do it. Ikaw correct. Nanay, ikaw nakakalam yan. Correct. Ang pwede namin ipayo sa'yo ngayon, do it the soonest possible time. Huwag nantayin yung tatay. Kasi, ganito yan I want you to picture out yung scenario, ha? Apa. Nalaman niya, ate. Kailan niya nalaman? Lately lang po. Okay, lately. Gano'ng katagal na? How long ago? Siguro mga 2 months. 2 months ago, nalaman niya. Yes. Tapos you did not say anything. Wala ang mga kabataan ngayon, medyo aggressive sila mag-isip eh. Diba? Mapapusok yung mga yan. Ang pero, wait lang, pustoy. Sige po. Sorry po. Ang mararamdaman ng bata na yan, ate, mag-ahanap ngayon yan ng mali. Mapagalitan lang yan ng tatay na kinagistan niya. Ang iisipin niyan, kaya ganyan sa akin yan kasi hindi talaga niya ako anak. Oh. Kasi hindi na ipaliwanag sa kanya eh. Nang hindi niyo nalalaman. Diba? Oo, ganun yan, ate. Hanggang maipon.
So ngayon pa lang, ate, akuin nyo na yung, kasi you have to be responsible. You have to be responsible enough na mag-sorry sa kanya doon sa ginawa niyang pagtatago. Ako naintindihan kita. Kahit naman siguro magulang, di ba, you will actually choose yung the lesser impact doon na pwedeng masaktan yung anak mo. Diba? And we cannot question niya, ate, yung pinili mong paraan bilang magulang. Kasi ikaw na nakakaalam yan, tama. Apo. Pero dumating na sa punto na kailangan niyo magsabi sa kanya ng totoo. So you better go ahead and tell the truth. Yes, po. Okay, I'm done. Pero Papa Jackson, sa part po ng husband ko po kasi, parang ayaw niya. Paano ko po i-extend sa kanya na dapat malaman ng bata na hanggat sa bata pa lang siya. Although na maganda naman yung samahan nilang kumbaga ginagawa naman ng asawa ko yung part niya eh. Actually, mas close pa nga sila. Sa tatay kasi, Kuya Chico, pride na lang yan eh. Okay lang, kahit naman anong gawin mo, no? Hindi naman din naman makakatulong. Kasi, di ba, babalik tayo dun sa wala naman ibang option kundi ang sabihin talaga dun sa bata. Dun talaga tayo mag-i-end up. So, sa akin po kasi ang iniisip ko, parang respect na lang din po sa asawa ko na. Wait lang, ate, may nag-comment. Putulan ng dila. Yung mga chismosa. Dami yung mga chismosa kasi... Dami na rin gusto mo talagang muna yan. Wala na eh. Wala na tayong ano eh. Kumbaga, sabi ko nga, wala na kayong no choice. Opo. At saka, alam mo, kung yung pride lang naman din niya, no, ito ni, nung asawa mo ngayon, or baka isipin niya, di ba, mawala yung loob sa kanya. Eh, kung yung bata naman, simula nung kinagisnan niya, eh, siya na yung nagpo-provide, di ba? Nararamdaman namang mahal din, mahal siya. Yes, I don't think naman eh, lalayo at lalayo ng todo-todo yung loob ng bata niya. Diba? Naka-close naman din po sila. Kaya, tas yun, di ba, mabalik ako sasabihin, kagaya ng sinabi ni Papa Jackson, wala kaming mai-provide sa'yo at ano, Rochelle, na ano, specific na mga words, no, kung paano mo yung sasabihin. Kasi ikaw yung nanay, ikaw nakakakilala dyan. Alam mo kung paano lambingin yan, alam mo kung paano, di ba, kuna ng, ano yan, ng pagkakataon para kausapin. At saka, hindi na nga yan talaga bata. Apo nga. 13? Ilan ba? 13 years Apo. Old? 15. 13 o? 13 po. Ah, 13. Sino 15? Anak, di ba? What? Si ano yata? Si Carlito. Yung 15. Hindi na yan bata. Alam mo yun, yung sa tanong mo, no, paano po sa paraang maiintindihan niya, hindi naman yan 7 years old, hindi naman yan 5 years old. Oo na, hindi na. Lahat naman ang kung paano mo sasabihin, maiintindihan na niya yan. Opo. Kausapin mo na muna si ano. I think Papa Jackson, si ka, ano ba, much better, kausapin niya muna yung asawa niya. Kasi wala naman na silang choice eh. Pumayag man siya sa hindi. Hindi. Ang ganda, no? Rochelle. Yes po. I think, ano, mas makakaintindi ang bata pag sa nanay nang galing. Okay. Let alone, ikaw ang kapaliwanag, di ba? Kasi, you know, the person directly involved kasi, di ba? Or indirectly involved ay yung tatay. Ando na tayo eh, di ba? But you're the best person to explain to your, ano ba, son or daughter? Son po. To your son, ate, na, nak, ang pagkakaiba lang naman, di ba, ay, kung saan, di ba, kung sino yung totoong tatay mo. Correct. Di ba? Yun lang ang pagkakaiba. The rest, di ba, inaruga, inalagaan, binahal ka naman, di ka naman iba. Kasi mahirap pag sa tatay nang galing yan, iba yung dating. Mas may. Parang baka panunumbat yung dating. Inalagaan naman kita, ganyan, di ba? Inaalala ko lang din po kasi baka magalit sa akin yung asawa ko pag sinabi ko yung ano. At nasabi na. Wala na eh. Magpapaliwanag na lang kayo. Tsaka alam naman boy. Din si alam naman din ng asawa niyo na, 'di ba, may opo. May chismosa kayong tita niya po 'yun. May chismosa siyang tita. Alam naman na din yata niya 'yun. So. Opo. Alam niya din naman po. Kesa ano ito ay ano eh. Kesa sa ano pa lumala pa. Alam mo yun? Yung issue ay umabot na sa punto na yung hindi mo na alam kung saan mo na hahagilapin sisimulan kasi hinayaan nyo lang ng hinayaan. Opo nga. Hindi makakatulong talaga pag hinayaan nyo lang. Tama po. Kaya sige na, go. For the gold, when? Go for the gold while watching. Ayan. Thank you po, Kuya Chico, Papa Jackson. Salamat. Salamat natin, Rochelle. Good evening. Good evening. Hindi problema eh, no? O tsaka, alam mo may mga ganyan, no? Yung nalaman nila, malaki na sila, nalaman nila na ano, hindi ampon pala sila, no? Pero, naging maayos naman sila. Oo! Di ba yung naging maayos sila na,
wala, dapat nila ipagpasalamat pa. Siguro oo, no? Eh, may merong kulang sa pagkatao mo, gusto mong alamin kung sino, pero sana maisip mo na lang na, okay, hindi ka kagaya ng ibang mga bata. Totoo ang mga anak talaga sila. Kaya lang, o tignan mo, minamaltrato, di ba? Yung mga iba nagugutom dyan, o kaya naghihirap. Ay, naku. Kaya, ayun. Mabinsan ako. Sana huwag na kayo mag... Mabinsan ako. Alam na ng buong community sana lang na ampon. Narinig niya sa ibang tao na ampon siya. Pero, kumbaga, like, parang elementary siya nasabi sa kanya. So, alam niya, buong ano niya, buong elementary, kalahating elementary years niya hanggang high school, na ampon siya. Mm. Now, inalagaan siya na maayos, ha? Oh, during the time, she had a very wonderful life. Kasi mayaman yung umampon. Mahal na mahal siya. She was sent to a good school. And then, nung nakatapos na ng pag-aaral, I think nung nag-college, hindi nakatapos eh. Nag-rebelde. Nagpariwara. Nag-rebelde. Tapos hindi nahilan niya. Ampon lang naman ako. Wala naman point yun eh. Actually. Oo, diba? Gusto mo lang idahilan. Oo. Pag ako nanay, makasambaling kita pag ginawa mo sa akin. Diba? Kasi, diba, people can only be sorry, diba, for, diba, yung predicament mo sa buhay, enough to understand you, not to save you all the time. Correct. People can understand you, but to save you, kahit, even yung mga relatives mo, loved ones mo, hindi ka naman nila kayang i-save lagi. At, diba, to some degree, kaya ka lang nila intindihin. Ito, wake up call sa mga kabataan dito na, minsan kasi may mga kabataan ngayon na, only because alam nila mahal na mahal sila ng magulang, feeling nila they can mess up, diba, yung buhay nila, ulit-ulit, kasi they'll be forgiven. Maraming ganyan. Kasi ngayon, Kuya Chico, aminin mo ha, real talk tayo ha, I'm not suggesting this. Ito ay galing sa experience ko. Mas mabait ang mga batang napalo ng magulang. Actually. Hindi, totoo naman yan talaga. Totoo yan. Ako din naniniwala din ako siya kasi... Ikaw, nag-gulpi ka. Tignan mo. I mean, iba yung pinalo. Hindi, totoo. Iba yung may mga na nakita na sa Facebook na nagulpi kasi adik yung nanay, adik yung tatay. Ibang kaso yun, ha? Correct. Pero yung disiplina, yung alam mo mapapalo ka, totoo, diba? Iba pa rin, iba. Yeah. Nagulpi ako, Diyos ko, pinagulong ko na nanay ko sa kung saan dyan. Diba? ako kinikwento ko naman kung paano ako paluin. Diba? Sinusundo ako doon sa may whole court. Nakapamewang pa, nakaduster pa siyang bulaklakin. Tapos naka-rollers pa siya. Naka-rollers siya. So, dito sa may, ano, sa may gilid, yung paikot, diba? May pa-rollers siya. Depende sa kasalanan ko. Pag medyo magagalang kasalanan, medyo... Hindi! Lagi yan sinturo, nakapamewang siya. Nakapamewang, tapos sa malayo pala narinig, ala, di ba, ang nipis ni Aling Elsie, tapos narinig mo na yung boses, yung sintro nakapaikot dun sa may kamay niya. Jamal! Hindi ka uwi, ha? Wala kang bahay! Mukay ka! Pero syempre, tatakbo ko dun, syempre, iniiwasan ko. Syempre, ba't ako lalapit? Eh, syempre, mahagip ako ng sinturon. Ano mo yun? Ang haba ng sinturon na dala niya yung... Imagine yung parang siyang si Dennis ng Ghost Fighter. Papak! Tapos tuwang-tuwa ako pag hindi ako nakaabutan. Pak! Eh, pero pagdating sa bahay, ako corner naman ako. Tapos, ending yan, bago ka pa ba tamaan, iiyak ka na. Ha, hindi ko uwi. Aray! Wala pa naman. Wala pa nga. Ganyan. Ito malamit na ba? Napalo ka na. Kinabukas, uulitin mo yung parayong kapag kamali. Oo, tama. Nandun na naman ako. Ay, nako. Sa kapitbahay na naman, syempre nahihiya kasi tanghalian na, kumakain na, papakainin na ako ng kapitbahay. Eh, kasi mas masarap yung ulam nila. Kaya nandun din ako kumakain. Ay. Tapos, di syempre nahihiya eh. Jamel! Ayun naman siya. Ha? Wala kang bahay? Diyak! Lagi pa ulit-ulit yung linya niya. Diyak nakakain! Tapos yung kapitbahay, hayaan mo na, dito na nakakain. Siyempre, nanay ko nahihiya eh. Hindi! Umalis ka din! Lapas ka dyan! Ay nako, si Lindsay, sabi niya bakit kulang ka naman daw sa palo. Sino? Si Linday. Ako, kulang pa ako sa palo? Hoy! Ito si Linday. Nagkulang tayo, Kaya Chico. Hindi ko ito si Linday. Hindi ito napapalo eh. Feeling ko. No? Feeling ko hindi napalo yun. Anong klaseng palo ba yun?
You've been so bad. Yan ang palo. Hello. Hello. Si Wendy. Hi, Wendy. Hello po. Good evening po. Good evening, si Wendy ng Caloocan. Ikaw ba napalo ka ba? Dati po. Oo. Nang jowa mo. Nang jowa? Napalo ng jowa? Ay, hindi na. Kahit tapik lang? Tapik lang po. Tapik lang, tapik lang. Anong pag, pagkatapik, anong sabi? Napamore ka mo. Wala lang po, parang sorry. Who's your daddy? Napakamu on ka. Makamu on! Hindi naman ganun. Hindi naman po. Ah, okay. Okay. Napalo ka ng bata ka? Opo. Nung bata pa. Ay, nako. Pag ba, pag ba napapalo ka, ikaw yung tipo ng bata na... Di ba may mga bata na ganyan, pag napalo, sila yung kusang aamo sa magbiglang maglalambing. O pag ikaw yung napalo, galit ka din. Ay, hindi po. Kasi ako ganun eh. Hindi naman po ganun. Pag sabi ni Aling Elsie, pag daw ako napalo, ako daw yung galit eh. Galit daw ako sa mundo. Depende siguro sa palo kung gulpi talaga, di ba? Hindi. Basta daw ako, pag napapagalitan, galit din daw ako. Bahala. Tapos hindi daw ako, wala daw kayo daw yung aamo, ganun. Eh parang si Ipe, yung kapatid ko si Ipe, pag napapalo siya, maya-maya maglalambing na siya. Ako daw hindi daw, bahala mga matay kayo dyan. Wala lang, na-share ko lang, bye. Asa ka kayo, Wendy? Ano po, nasa bahay na, pero lumabas po ako ng bahay, malapit sa, may coffee shop pong malapit sa amin. Saan sa Caloocan? Sa may Sangandaan po. Sangandaan? Ah, opo. Sangandaan, Caloocan. Malapit ka sa ano? Sa Riles? Saan po? Riles? Hindi na... Ah, medyo. Best friend? Medyo lang. Medyo lang. Best friend, medyo malayo lang po. Ano yun? Pamonumento na siya. Oo, monument. So, malapit ka rin sa may ano, sa may... yung ano, sa may bombero, SM. Opo, opo. Malapit doon. Yung SM ba may parking? Meron. May parking po sa... Sorry. Yun lang alam ko eh. Ay, sa taas. Malapit. Opo. Diba ano yan? Goldilocks, Mang Inasal, Jollibee, magkakatabi yan. Tindahan ng Jollibee yun. Opo, magkakatabi. Opo. Maliit na. Sa kanto may sidewalk, no? Sabi ko na nga ba, doon yun nakita. Ang gulo ng intersection na yan, Brad. Sobra. Saan? Yung intersection na kung nasaan si Wendy. Malaking intersection ba yan? Ang gulo niya. Opo, medyo usually kasi madaming ikot-ikot dito. Eh. Oh, kasi pag malaking intersection talaga, kanda gulo-gulo sila. Isa yan sa perfect example ng isang intersection na bawal sumakay pero sa kaya niyan buong stretch ng bawal sumakay. Brad! Yung pan. Hindi ko maintindihan bakit sanay makita yan, yung bawal sumakay, doon yung sakayan. Hindi ko talaga mag-gets. No, ate, di ba alam mo yan? Yan lugar na yan, tama? Kaya, opo, tama. Ang rule kasi yata ngayon, basta makasakay ka, sige, go. Diba? Ayun, wala. Sakay, bilis, gano'n. Hindi, basta. Gano'n yung kanong-ano yung konduktor. Bilisan mo! Kaya nga po. Ay, naku. Ano to, may nag-comment, ako nga kinakadena pa ng nanay ko. Parang hindi naman yata tama yung kadena. Ano ka, hayo? Grabe no? Naman yung kadena. Sobra naman yung kadena. Anyways, ate, sige na, bye. Si Wendy. Tungkol siya, ano ba ang pagkikwentuhan natin na si Wendy? Ano po? Tumawag na po ako dati. Oh, kailan? Pero wala, hindi po dito. Sa kabila pa. Sa kabila pa. Sinakausap mo si Lloyd? Hindi mo. Sino nakausap mo? Ay, ako. Akala ko. Si Diego Bandido. Ako yung nakausap mo nun. Opo. Ah, nandun pa ako sa kabila. Akala ko tumawag ka naman dito na. Sorry naman. 2015. Ha? 2015. Pasensya ka na, hindi ko na maaalala, ha? Okay lang po. Oo. Oo, kasi... Sorry naman sa pagbabanggit natin. Malay ba? Oo. Opo, ayun. Sige, kwento mo na parang first time natin mag-usap, ha? Sige po. Kasi, ano na po, atag dito, married po ako. Pero wala pa pong anak. So nung tumawag po ako sa inyo noong 2015, nagkaroon kami ng problema nung asawa ko. So 9 years ko siyang boyfriend. Tapos kinasal kami 2013. Tapos yung time na kinasal kami after, ang dami palang problema. Hello po? Sige po. Ay, okay po. So, ang dami po palang naging problema. So, hindi ko alam nung una kung ano yun. Kasi, nung time na mag-boyfriend kami,
yun nga, yung mga pet, yung mga pag-aaway namin dati, parang yun yung reason kung bakit nagkaroon ng second thought pala. Yung, ay, parang second, ano na, parang ayaw magpakasal, ganun. Pero kasi, ano, naman kami. Second thoughts? Opo, second thoughts po. Ano? Ano yung pinag-uusapan nyo? Second thoughts. Hindi, kasi connected ko sa kwento ko ngayon. Nananahimik ako dito. Sa momentum. Opo. Hindi yun po. Parang, hindi yun nga po. Nung tumawag ako nung last, ano, 3 years ago po, 2015, hindi ko alam na may mga problema na. Tapos, di, napayuhan niya naman po ako nun, maayos. Tapos, nagkahiwalay kasi kami. Hiwalay na kami nung time na yun. Nakahiwalay lang namin. Tapos, within the year, mga bago mag 2016, kinontak niya ulit ako. Kasi nandun na yung nag-file na siya ng annulment. Tapos, akala ano ko... Ano yung mga naging problema? Hindi ko parang naiintindihan. Ayun po. Kasi nung mag-boyfriend kami, di ba, bago pa lang, nung medyo matagal-tagal na kami, yun na, pag nagpapaalam siya, nagagalit ako, yung pelosa po ako, ganun, naging pelosa, tapos parang pagka nagalit ako, sobra, inaaway ko siya, palagi, hindi na siya makalabas ng siya lang. Pero kumbaga, with all the problems during that time, you still proceeded with the wedding. Opo. Oo. Kasi, tapos nung nagpakasal na, lalong kumbaga, kasi naplano na po lalong na magnify yung ano, I'm sure, lalong na magnify yung pagiging mahigpit mo. Kasi dati, girlfriend ko lang, napagigipitan mo siya, lalo na nung naging asawa, di ba? No? Ayun nga, opo. Yun po yung parang, yun yung kinatakot niya pa. Natatakot na pala siya that time na ganun lalo. So, nung time na yun, hindi ko alam na pinaghihinalaan ko na siya nun na may babae. Pero, hinala lang nung time na yon. Hindi ko naman alam. Kasi yung mga bago niya kasing kasama nun sa trabaho, sa opisina, medyo hindi ko naman naging ka-close kumpara dun sa mga dati naming naging, kumpara sa dati niyang naging opisina. Okay. So, hindi ko talaga alam. So, tapos, sige, hinayaan ko. Parang, yung within that period na kinasal kami, sinubukan naman naming ayusin. Kaya lang, parang nandun pa rin talaga yung galit, nandun pa rin yung inis, konting kibot nag-aaway, konting ano, nagbabangayan. Nung parang nanawa, tapos nagkahiwalay na nga kami nung 2015 nga po. Tapos yun na, hanggang sa nababalitaan ko nga na may babae nga. Yung parang, kasi dati, alam ko pa yung... Gano'n lang tumagal yung relasyon ninyo bilang mag-asawa? Hindi. Nung time na po na yun, isang taon yung kaming kasal po na magkasama. Isang taon. Gaano katagal kayo naging mag-jowa bago kinasal? Sam na taon po. Sam? 9. Okay. Okay, hello? Sorry, sige lang. 9 years po. Dumaan yung jeep papuntang Pulo. Sorry. Yun yung daan niya na Malabon yata yung... Opo. Yun, 9 years po. 9 years kaming naging mag-boyfriend. Tapos yun nga, kinasal. Tapos nung time na yun, hindi ko, yun nga, nababalitaan ko. So parang nagkakaroon kami ng communication na nakikipag-ayos nga po ako. Siyempre, kasal nga. Bakit yun ang ipag-ayos? Other than pagiging kasal? Because, wait lang. Because you realized what you could have done better? Or, Sorry po. Bakit, gusto ko lang malaman yung sagot dito. Bakit ka nakikipag-ayos? One is, because you realize what you could have done better nung magkasama kayo, or ayaw mo lang siya makita ng kasama ng iba. Kasi pwedeng ganun yun eh. Diba? Hindi mo na siya mahal. Hindi mo na, well, diba? Umay ka na rin, pero hindi mo kaya sa pride mo makita siya sa iba. Sa totoo lang po, yung una, yung parang siguro kung hindi ako naging ganong girlfriend sa kanya, hindi siguro siya magkakaganon kasi parang ganun yung lumalabas sa mga reason niya sa akin na parang dahil kasi ganito ako, dahil ganyan ako, dahil ganun. So parang mayroon akong realization na guilty ako. Pero nung time na yun, hindi ko naman napatunayan na may babae siya. Hindi ako naghanap, hindi ako
hindi ako nag-search, wala talaga. Pero, alam ko kung anong pangalan. Parang may hinala ako na yun na kasi nagtatago na siya ng cellphone. Oo, nagtatago na siya ng cellphone. Pero, hindi yun yung naging issue po talaga eh. Parang nung tumawag po ako sa inyo talaga, parang ako po talaga may problema. Parang ganun po yung talagang nangyari. Maganda parang, ka ba? Hindi naman po. Ayun. Ang hirap sagutin kasi. Ang hirap sagutin ng ganung tanong. Sorry ah. Wait lang ha. Opo. I don't know kung may magagalit sa akin o baka may inis kayo sa akin. But some good-looking folks, kay Chico, may mga tao na if they know they look good, they feel like they're entitled, di ba, to go beyond the normal ano attitude. Di ba? Kasi I'm a good catch eh. Di ba? Hindi ka na maharap ng gantong ganda, ng gantong kapugian. Oo nga po. Di ba? Tama? Opo. Oh, ikaw ba, ate, may ganun ka ba? Kahit pa paano? Nung una, yung alam mo na jackpot ang kanya sa maganda ka? Hindi po, hindi dahil sa ganun. Dahil college sweetheart po kasi kami. Kumbaga, nagsimula kami sa wala kami hanggang sa nagpursig. Hindi man sa parang hanggang sa nagkaroon kami ng trabaho, parang nagkaroon kami ng magandang yung nakapag-ipon kami, yung mga ganun lang naman. Hindi naman po sa soft dahil maganda ako or magwapo siya. Hindi naman po. So, pero maganda ka nga. Siguro po. Dahil wala naman pong tao. Sige na nga. De, joke lang po. Hindi ko po alam. yun po. Tapos Papa Jackson, ang nangyari, naghihiwalay po kami. Tapos nakipagbalikan siya. Nung nag-file siya ng annulment, parang hirap na hirap akong umayag. Sabi ko, bakit ba? Ano ba talagang reason? Sabi ko, hindi ko pa alam. Magulo isip ko. Nag-abroad pa nga po ako eh. Umalis po ako ng Pilipinas para makapag-isip. Kahit mga isang buwan. Tapos saka pagbalik po... Pakayaman na mag-isip nito, Brad. Kami nag-mega mall lang kami, parang nag-iisip kami. Ako nga eh. Pujong lang eh. Papa Jackson, naubos yung inipon ko dahil doon. Saan ba saan ka nagpunta? Sa Singapore lang po. Gano'ng kakatagal doon? Isang buwan nga po. Isang buwan? Kaya Chico? Okay. Tagal nun Singapore. Medyo matagal nga. May tinirahan naman po kasi ako doon, kaya medyo naka-menos din po sa gastos. Tapos po, nung pagbalik ko parang pumayag na nga ako na ipa-anal na. Sabi ko, sige, kung yan talaga ang ano mo, ipirmahan ko na kahit magulo yung isip ko, kahit ano. Hindi ko, binaliwala ako. Tapos, mga isang buwan siguro, kinontak niya ako ulit. Akala ko about sa annulment. Tapos ayun na, nakikipag-ayos pala siya. Then, siyempre, Papa Jackson, dahil asawa ko, pumayag po akong ayusin. So, nagsama ulit kami. Nagsama kami last year. Gano'ng katagal ka nagkahiwalay? Isang taon na mahigit? Mga ganun. Okay. Nagkajawa ka ba in the span of that year? Wala po talaga. Nakipag-date? Hindi rin po. Kasi wala naman pong lumalapit. Kasi alam nga nilang kasal ako eh. Parang masyado po akong proud na kinasal ako. Yung alam niyo po na ganun. Yung asawa mo, nagkajawa ba na iba? Yun nga po yung problema ko, Papa Jackson. Opo, hindi ko alam po nung una. Hindi ko alam nung una. Tapos nung nagkabalikan na kami, nung 2016, nagkita kami, inamin niya sa akin lahat. Sabi niya, totoo daw lahat ng mga hinahinala ko na, yun nga, totoo nga may babae. So sabi ko, so sino ba talaga, ano ba, mahal mo ba yan? Kasi hiwalay na rin naman kami. Kumbaga, tinanong ko siya ng straight, mahal mo ba? Tapos sabi niya, hindi siya kumibo. Sabi ko, gumanon ako. Ano ba talagang gusto mo? Ayusin to. Kasi kung gusto mo ayusin to, ayusin natin. Sabi kong ganun. Sige, kaya kitang pakisamahan. Patatawarin kita kung ganun lang naman. Sabi ko, basta inamin mo naman eh. Gumanon ako sa kanya. So, tapos yun po, naging maayos. Di umuwi na sama ulit kami sa bahay hanggang yung last year nga. Tapos hanggang nung August last year, tama ba? August last year, yung papalapit na yung August, parang nagbabago na siya, parang bumabalik na naman siya dun sa dati. Yung dati niyang ginagawa nung nagsama kami nung 2014. Tapos, medyo nahihinala na po ako nung una. Sabi ko, ano bang problema mo? Sabi ko, bakit laging mainit ulo mo sa akin?
gumagano ako sa kanya hanggang sa napagbuhatan niya po ako ng kamay. Pero hindi naman yung hindi naman sinuntok or ano, parang so sobrang inis niya sa akin dahil ito na napalo. Kaya nga napalo po, ka ng ano, marahan. Opo, opo. Napatumba niya ako sa kama. Ayan, pero... ayan, napatumba sa kama. Ayan na, okay na. Okay na, game. Hindi nga po, hindi nga game, naman simulan nangyari. Na natin yung kwento. Tapos hanggang sa... naging interesado. Hindi po, hindi nga ano po. Ano po yan? Tapos, sige na, kayo na ulit. Yun, sobrang iyak ko nung gabi na yon. Kasi sabi niya, umuwi na raw ako sa amin. Pinapauwi niya na ako. Wait lang ate. Medyo ano, hindi mo nabanggit. Ano pa nagawa niyo ng gabi niyan? Turning point yan eh. Kasi nabanggit mo ka na, nagbalik na naman siya sa dati, tama? Apo. Kasi that could be either, one of either ano things. It could be nagbalik siya sa dati, yung ayaw mo, or ikaw yung nagbalik sa dati. Ang sabi niya, parang di daw ako nagbago. Exactly. Kasi baka yun ang impression mo, di ba? Ito na naman siya, ito na naman yung ginagawa niya. Pero baka mamaya, you are sending the signals for him to act the way he acted before kung bakit kayo nag-aaway. Ayun nga po. Ituloy mo yung part, napatumba sa kama. O tapos? Ayun nga po, napatumba sa kama. The next day, dahil walang pasok, dahil nag-deep strike doon, nasa bahay lang ako, pumasok siya sa work, hindi niya ako pinansin. Sabi ko, sige, uwi muna ako sa bahay. Di, umuwi ako sa amin. Ano nga yung pinagawayan nyo? Hindi mo kinikwento? Ay, sorry po. Noong araw na yon, kasi Sunday yon, di bali, ang nangyari, pumunta kasi yung mga kapatid niya sa bahay namin. Bali, kasama ko kasi mga biyanan ko, kasama namin sa bahay. Okay. So, pumunta po yung mga kapatid niya, birthday po kasi nung isa. Di, minsan lang kasi yun mangyari. Kaya lang, bigla siyang niyaya nung mga kaibigan namin na lumabas, biglaan, nagulat ako. Sabi ko, bakit bigla kang aalis? Kasi may bisita tayo. Sabi kong ganun. Tapos, ayun, yun na po. Sabi niya, sandali lang naman eh, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, sige, okay lang. Nakaka-bad trip yan, sige, pero kasi mahangot kayo, no? Oh, yun na nga yung ayaw niya. Eh, ma'am, nakakabusas yan. Papayagan niyo yung jawa niyong gumimik, pero every 15 minutes na tawag kayo. Diba? Ano na? Sa kanya, gagawa mo? 15 minutes. Oh, kamusta ka? Hindi ka pa uuwi. Hindi na payagan kung ganun yun lang naman. Tama, tapos, tama. Tapos, hindi pa rin. Ay, tawag dito, tumuloy pa din naman siya. Sa kilala ko naman po yung mga kasama, di umalis pa rin po. Tapos, nung bumalik siya, saglit lang sila, mga 4 hours lang. Tapos, bumalik sila. Pagbalik, parang yung isa sa mga misis nung kaibigan namin, nagsabi nga na parang, pinahiram niya ng pera, yung mga ganun-ganun. Kasi parang naging issue sa amin yung pera. Parang ganun, yung issue. Tapos, parang sabi ko, bakit ka ganyan? Sabi ko, bigla ka na naman nagde-desisyon ng ikaw lang. Hindi mo man lang ako tinanong. Ano, bakit siya wala ng pera sa iba? Saan niya gagamitin? Hindi ko alam eh. Hindi ko na ho tinanong. Gaano ba kalaki yung hiniram na pera? Kasi kung baka mamaya... Hindi na rin po sinabi. May idea ka ba? Magkano yung hiniram na pera? May idea ka magkano? Mga 5 to 8,000. Opo. So okay. Nung tinanong mo siya kung saan nyo gagamitin, ano sabi sa'yo? Sabi niya, hayaan ko na daw siya. Bakit siya nanghihiram, ate? Hindi po siya nanghiram, siya po hiniraman. Ah, hindi, nagpahiram siya, okay. Oo, siya yung nagpahiram na parang nag-decide siya na siya lang na naman. Yun na nga ho yung parang pinag-awayan namin noong una. Tapos, ayun nga, umalis ako noong August. Teka lang, ate, wait, nag-away kayo para malinawan tayo. Ano? Okay. Nagpahiram siya ng pera. Kaninong sweldo niya yun? Hindi po, dun sa kaibigan namin. Hindi. Diba, ano siya nagpahutang. Mm-hmm. Saan niya kinuha yung pera? Sa account po namin. Okay. Ah, pera niyong dalawa? Opo. May pwede. Okay. What was wrong about it other than not telling you? Yun po si... Diba, sabi ko nga po kanina, diba, matagal na nga po kasi kaming yung relationship namin, matagal na. Yung parang, ganun po si yung nakasanayan namin na parang pagkakukuha ng pera sa account, pagpapaalam, yung parang ganun. Kasi nangyari, nung nagkahiwalay nga kami, parang nawala lahat kasi ng mga ganun namin eh. Kaya nung nagkakalitan kami... Ang akin lang kasi, ang pupunto ko lang sa'yo dito, kasi baka mamaya,
it gave or it sent him the impression that you, not, you do not trust his judgment. Yun nga po. Hindi naman niya papahiram siguro yung kaibigan niya ate kung hindi, hindi necessary. Di ba? I'm sure, di ba, kung may kaibigan ka talaga na nangailangan, you could have done the same thing. Mm-hmm. Tama? At pag pinigilan ka niya, you'll get mad. Tama? Kaya because I want, you want your partner to trust your decision. Mm-hmm. At hinihimay lang natin ha, para makita natin sa, sa nagkamali, ha? Opo. Anong level na po ng Candy Crush kaya Chico? Sabi dito. Sabi dito. Sorry, sorry. Tapos po, ang nangyari, di nag-umuwi na ako sa, yun po yung pinag-awayan. The next day, parang pikot na rin siya sa akin kasi dahil parang within that week, nag-aaway na kasi kami. Hmm. Parang, may tanong pa ako sa atin, nung inaway mo siya, na ano na, nagpagod siya sa kaibigan niya, what were you asking him to do? Bawiin niya yung pera, gano'n? Ay, hindi po. Sabi ko lang sa kanya, bakit ganun ka? Yun lang yung tanong ko sa kanya. Mm. Bakit naging ganyan ka ulit? Mm. Ano bang problema? Yun yung lagi kong tanong sa kanya pag nag-aaway kami. Kasi sobrang yung galit niya, yung sobra. Yung parang gusto niya na akong suntukin, parang galit na galit siya. Mm. Yung gusto kanya suntukin natin, that's the after effect, ha? Yan yung epekto ng pinag-awayan nyo. Kasi baka hindi mo nakikita kung bakit umaabot sa punto na na-frustrate siya. Kasi ate, for you to understand, ate, for us to at least appreciate kung bakit umaabot sa punto yun, you have to embrace or to appreciate anong kinagagalit niya. Tama? Opo. Halimbawa, nagpaudan siya sa kaibigan niya o inaway mo siya na pagsabihan mo. And may mga pagkakataon kasi na when we utter things, when we say things, hindi natin pinag-aawayan intention. Hindi natin pinag-aawayan yung talagang problema. Nilalait natin yung tao sa ginawa niyang desisyon, which is, di ba, two different things. Ganun nga po siguro yung nangyari. Kaya parang siguro dahil nakilala niya rin ako, parang ganun feeling niya talaga, hindi ako nagbago. Tapos yun na po yung pinag-awayan namin. Tapos the next day, pinext ko siya. Sabi ko, ano ba talagang gusto mo mangyari? Sabi niya, gusto na daw niya makipaghiwalay. Yun yung sinabi niya. Tapos sabi ko, sige, uwi muna ako sa amin. Umuwi na ako sa amin. Tapos mga ilang week, wala, hindi niya ako kinontakt. Hindi kami nagkausap. Wala talaga. Yung mga kaibigan namin yung gumawa ng way para makapag-usap kami. Parang pinapasundo na nila nga ako. Kasi ang tagal-tagal na, parang mga mag-iisang buwan na ako sa amin. So yung parents ko, parang nagtataka na ulit, bakit ang tagal ko na sa amin? Kasi ang alam lang nila, parang may team building lang siya. Yun ang pinaalam ko para hindi na sila mag-alala ulit. Kasi nung dating naghiwalay kami, doon din ako umuwi sa amin na sobrang iyak ko, sobrang problemado. Ayoko na kasing maulit. Tapos di, nung nag-usap kami ng bandang huli, mga katapusan na ng August, sabi niya, may gusto daw siyang sabihin sa akin. Sabi ko, sabihin mo na. Sabi niya, sige, sa susunod na lang. Di, pinagpaliban namin. Nagkita ulit kami ng sumunod na week. Tapos, di, sabi niya sa akin, ano ba talagang problema? Mahina ho na kami noon. Kasi nung nakita niya ako nung August ng katapusan, parang nakangiti siya. Parang medyo kalmado na. Kalmado na rin ako. Sabi ko, ang tagal na nating magkagalit. Sabi ko, gano'n, hindi na, ano ba talagang ano nating dalawa? Hindi na ba talaga natin ito aayusin kung gano'ng away lang? Kaya bakit naman yung ibang mag-asawa na aayos nila agad, ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, tahimik siya, sobrang tahimik at medyo kinabahan talaga po ako nun. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, baka daw, hindi ko na daw siya matanggap. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa mo? Tapos parang hinahulaan ko lang, Papa Jackson. Sabi ko, nakabuntis ka ba? Tapos bigla siyang tumango. Nagulat ako, sabi ko, ano, nakabuntis ka? Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos tumango siya, at sino yan? Tapos medyo, hindi ako nag-hysterical noon, Papa Jackson. Ginawa ko, kumalma ako. So, kumalma ako ng mga ilang minuto. Sabi ko, teka lang, sabi ko sa kanya. Nung kulmado na ako, tinanong ko siya. Sabi ko, kailan pa? Manganganak na daw, sabi niya. So, antagal na, sabi kong ganun. Antagal mong tinago, sabi ko, ngayon mo lang sinabi. Sabi ko, sino yung babaeng niya? Naging kayo ba? Kasi iniisip ko, Papa Jackson, that time, baka random na babae lang na
nakaanuhan niya, one night stand. Pero hindi Papa Jackson eh. Yung babae na yon, yun pa rin yung babae nung naging reason ng paghihiwalay namin nung 2015. Mm. Nung time nakasal, opo, nung time nakasal kami, 2014 naging sila eh. 2014, kakakasal lang namin, yun pa rin pala yung babae. Mm. Pero nung bago siya nakipagbalikan sa akin, sinabi niya na sa akin na wala na yun eh. Sabi ko sa kanya, di ba, hindi ko na inungkat yun. Sabi ko, so finally lahat ng hinala mo, confirmed. Opo, confirmed. Okay, so, para just to cut the story shorter. Na, opo. Kamusta kayo ngayong gabi? Actually, magkasama kami. Ganito po kasi nangyari, Papa Jackson. Mm. E di, sabi ko, anong plano mo? Sabi ko, paano yan? Para, pakiramdam ko po nun, para mo akong namatayan talaga. Yung parang may namatay sa na bahagi ng buhay ko na nauna pa sa akin. Parang ano ba, ako yung asawa mo eh. Parang ganun yung dating na, parang ano to, ano yun. Parang mali naman yata yung ano, nilulungkot mo at nakikipag-honest ka sa matres ng iba. Mali po ba yun? Mm, sige. Naiyak ako bigla. Hindi kasi Papa Zach, nunirap na hirap na kasi ako kakaisip eh. Dahil nung nakabuntis siya, sabi, hindi tinago ko sa pamilya ko kasi ang mangyayari, magkakagulo po talaga eh. Pag nalaman ng pamilya ko yung ginawa niya, kasi nagagalit na yung tatay ko dahil paulit yung father ko, nagagalit na rin sa kanya. Mm. Kasi paulit-ulit na nga na ganun yung nangyayari sa amin na pinababayaan ako na umuwi mag-isa sa amin. Mm. Tapos, edi, sinausap ko siya, sabi ko, sige, ganito gawin natin. Ano bang plano mo dyan? Tatanggapin, parang ang unang pumasok sa isip ko ng Papa Jackson, sige, tanggapin natin yung bata, pero yung nanay hindi. Sabi oh, syempre! Alam mo, alagaan nyo rin yung nanay. Alam naman yung nanay, ate, kukupin nyo rin, di ba? Sarap tanggapin nyo na lang din ako, di ba? Opo, hindi, inano ko lang po kasi yung ano, yung sitwasyon na, di ba may ganun mo kasi, yung parang gusto nila dalawa. Hindi, ate. Ikaw yung wife, eh. You don't need to adjust to that. Di ba? If anything, ate, mabuti na nga tinatanggap mo yung nangyari and you're giving options, eh. Totoo po, yun nga din sinabi sa akin nung isang kong kaibigan na, buti nga, hindi pa ikaw yung ano. Pero going back po, di ganun nga po yung nangyari. Sabi ko, sige, ganito, dahil sinabi mo, parang sinabi niya na sa akin, sabi ko, bakit? Paano nangyari? Sinento niya lang, sabi niya, sa apartment daw. Pero Papa Jackson, hindi ako naghihinala sa kanya. Alam niyo po kung bakit. Ang aga niyang umuuwi. Tapos, maaga siyang umuuwi, lagi siyang online. Parang, paano po ako maghihinala? Saan po nila yung ginagawa? Kaya parang hindi ko alam kung anong nangyari. Madami talaga ninja ngayon. So, opo, ninja. Talaga. Madaming ninja ngayon. Natatawa na lang ako. Marami expert dyan ngayon. Oo, no, diba? Marami grabe dyan. Grabe talaga. Chill-chill lang. Tumasakit ng ulo ko, ha? Kakaisip po talaga. Tapos, edi, sige. Sige, sabi ko, okay, sige, ganyan. Ligyan ko siya ng isang linggo kasi within that week, manganak na daw yung babae. Di sabi ko, hindi na yan po. Kasi kahit sigilan ko siya na magpuntahan, syempre, hindi ko naman nung nakikita eh. Pero ang alam niya ta ng pamilya ng babae na may asawa siya. Eh di, nalaman nila na may asawa. Tapos, nung within that week, nag-usap ulit kami. Sabi niya, ayusin daw namin yung sa amin. Sabi ko, bakit pa? Para saan pa? Sabi ko, ganun. Diba, hindi mo naman, kasi tinulong ko siya kung mahal niya yun. Sabi niya, oo daw. Sabi ko, ako, nawala na daw. Oo, sabi ko, bakit mo pa ako babalikan? Bakit pa tayo magbabalikan? Sabi ko, ayoko nang ganyan eh. Sabi ko, ganun. Ayoko nung, ako pa yung, parang kontrabida, yung ako ba yung ano, ako ba yung, ako na ngayon parang naloko dito, parang agrabyado na ako. Sabi kong ganun sa kanya, ano gusto mo, gumanyan ako sa kanya. So sabi niya, ayusin na nga raw namin, umuwi na nga daw ako, pinipilit niya ako umuwi. Sabi ko, bakit nga? Sabi ko, magiging masaya ka pa ba? Sabi ko, ganun. Wait, let's fast forward a little bit. Ano? Kamusta kayo ngayon? Okay naman po kami ngayon kasi ngayon nagtalo na naman. Hindi. That's what I want. Yung pagkatalo ate, there will always be conflicts and arguments sa relasyon. Hindi pa pwedeng mawalan. Pero kamusta kayo in general? Are you together? Together po kami. Okay. Anong setup nila nung babae? Wala po kasi nung huling usap nila ay ang gusto mangyari ng pamilya ng babae. I don't care dun sa gusto mangyari ng pamilya ng babae. We don't care about that. Ang tinatanong ko, anong setup nila ngayon?
Wala po. Wala, kasi ayaw nung pamilya nung babae na i-ano sa kanya yung bata eh. Anong, wait, we don't need that. So, pwede mo lang tanong ko. Wala po talaga. Okay. Walang communication. Okay, nagsusupport siya sa bata? Wala po, ayaw po, ayaw nila. Gano'ng kalaki na yung bata? One pa lang ho eh. Okay. Wala pang 1 year old. Do you think that had it been binigyan ng kalayaan ng family ng girl yung tong lalaking ito to be in the picture dun sa anak nila, do you think he will choose the other girl? Opo. Okay. So ikaw yung wala nang no choice. Ikaw yun, ha? Opo, ako po yun. So sad. Papa Jackson, ang tanong ko po kasi, kung tama ba na yung decision ko, hindi naman po sa alam ko naman po na ano. Ang ano ko lang kasi, yung kailangan ko po ng opinion po ng mga taong makakaintindi sa akin. Kasi hindi po alam ng pamilya ko eh. Kumbaga, pati pamilya niya hindi alam. Kasama namin sila sa bahay araw-araw. Parang guilty po ako na... Teka lang, okay, hold on. Sige, but just to get this shorter. Ang tanong mo? Yun po, kung tama po ba na pakisamahan ko pa po yung asawa ko sa kabila ng lahat ng, ayan, yung ganyan, may anak na siya sa iba na hindi ko alam yung mangyayari sa future. No. No na po. Yeah. Di ba tinanong kita, di ba? Okay. Kung binigyan ba siya ng kalayaan to be in the life, di ba, of the other girl at saka yung anak niya doon, do you think he will choose the other girl? You said yes. Oh, yes po. Diba? It's only a matter of time, ha? Diba? Baka maipilit yung sarili niya doon at iiwanan ka niya. Correct. Yun nga po eh. Kaya, ngayong gabi, nagkasat kami ulit Asan ba siya ngayon? Nasa basketball kasi, kaya nakatawag ako. Kasi hindi ako makatawag sa inyo kasi nga po, lagi na maaga. Okay. Tapos wala akong time na, ano, kasi lagi kami magkatabi. Mm-hmm. So... Bakit? Why are you asking this tonight? There must be something that happened kanina. Opo, parang sobrang sakit kasi dahil papadakto nung bumalik ako dito sa bahay, nahawakan ko ng cellphone niya. Dati kasi tinatago niya sa akin eh. Kahit nung nagkabalikan kami. So confirm ko lahat, napakadami kong ebidensya, daming picture. Kung ako lang, ang dami ko ho talagang ebidensya, ang dami kong picture, conversation, chat, lahat po ng hinala ko, totoo po eh. Parang napatunayan ko talaga kanina na ano ba talaga itong pinasok ko. Parang gulong-gulo po talaga yung isip ko. Mm. Tapos sabi ko sa kanya kanina, sobrang sakit talaga eh. Hindi ko talaga alam kung kaya ko pa eh. Sabi ko, kung kaya ko pa talagang kumapit. Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, sige na, kung magiging masaya ka na. Sabi niya, pakulong mo na ako yung ginaganon niya ako. Parang hinahamon niya ako ng ganun. Parang, hindi ko alam po. Ano naman yung gusto niya eh, kasi hindi naman niya na ako mahal eh. Yung parang wala na eh, wala na pong love eh. Parang wala na, nagsasama lang kami. Kasi kami, parang ganun lang. Kaya, parang iniisip ko kung makipag-iwalay na lang ako. Kaya po ako tumawag. Kasi yun, gusto ko rin po ng makakausap nga na kung ano po pa talaga. Actually, ate, inaantagal namin mag-pause para mapayuhan ka na namin. Ay, sige po. Kasi tuloy-tuloy ka eh. Inaantay namin yung opening eh. Kaya titigil. Kasi yan, nag-get na namin yung problema eh. Pero paulit-ulit ka eh. Intensya na po. Sige po, yun na po talaga yung pinaka-problema ko. Umiinom ako eh. Inaantay ka yung opening nung ano. Saan ako papasok? Kasi tuloy-tuloy eh. Bigla akong ano eh, nagulumihanan eh. Naturala na nga lang ako eh. Ano nga ang tanong mo? Yun po. O ano po ba talaga? Mahal mo siya, ate? Mahal ko po, pero pag nararamdaman ko na mahal ko siya, parang natatakot ako na iiwan niya din ako, natatakot ako na yung lahat na alala ko, lahat ng sakit eh, yun po yung nararamdaman ko. Well, sa bagay, clearly, mahal mo naman talaga ito eh, dahil... Kumbaga, hindi ka naman naabot sa ganyan kung hindi mo mahal eh. Oo nga. Pero nakakatawa lang na sa... Hindi ko alam kung ano oras ka tumawag, pero sa kabuuan ng kwento mo... ang bigat lang, be. O, alam mo yun, yung puro-puro na lang reklamo, puro na lang sakit sa...
alam mo yun, ni hindi ko, okay. Ni wala ka naman na kwentong part na yung masaya ka naman, di ba? Puro kabigatan sa buhay. So clearly, mahal mo naman talaga siya. Kaya lang, eto na nga tayo kay Kuya. Di ba? At saka doon talaga yung ano, babalik at babalik tayo doon sa kaninang yung point ni Papa Jackson na tinanong niya kung pinapili, di ba? Pag pinapili ito si Kuya, ikaw or yung babae, kung sakaling binigyan siya ng chance, at malinaw mong sinagot, yung other girl ang pipiliin niya. Di ba? So ibig sabihin, malinaw niyang sinasabi o malinaw niyang pinaparamdam sa iyo, di ba? Para for you to answer na quickly ganyan, di ba? Siya po yung pipiliin niya. So, alam natin na ano, hindi ka nito mahal talaga. Okay po. Di ba? At wala eh. Ako wala, mag-i-end up to kahit palagi namin sinasabi, no? Ako sinasabi ko lagi, kung mahal mo yung isang tao, do not push that person away. Pero sa sitwasyon mo kasi iba eh. Oo nga po. Kung ipipilit mo yung sarili mo, no? Kung hindi mo yung itutulak palayo, eh, mabubuang ka. Oo, nababaliw na nga ako kakaisip eh. Mag-i-start na yung ano mo, ano, road to buangness, ganyan. Makamabaliw. Totoo po kayo. Kasi alam mo, kaya ito magiging paulit-ulit na lang yan, no? He'll keep on doing the same thing kasi wala eh, feeling ko ang bait mo rin lang naman kasi alam niya na ano eh, alam niyang okay lang naman kay ano yan, kay Wendy yan, wala naman niya, mapapatawad naman ako dun eh, tanggapin pa rin ako kahit ano mangyari, di ba? Yan naman siya eh. So pero wala eh, kahit mahal mo yan, wala be, ekis. Oo, sabi nga ng XB, di ba? Sorry, ba't ba ako doon nag-end up? Sabi sa kanta na na. Sige, maglibang. Ang problema sa lalaki. Dapat di iniinda. Oh, di ba? Yan ang, ang pangit. Tsaka ikaw na rin nagsabi kanina, di ba? Nagsasama kayo. Ngayon, tinatamay ni Papa Jackson yung setup ninyo in general. Okay naman, no? Pero just for the sake of... Oo, no? Kasal parang kasi, ninyong alam ng mga tao, parang kahit, hindi nila alam. Oh, kahit alam mong hindi naman talaga kayo okay. At saka, ala, may jeep. Ang bilis ng jeep ha. Inferno, ang bilis ng jeep. At saka, traffic. Sa bagay. Okay. Edi, ang pangit lang din, di ba? Alam mo sa sarili mo yan eh, na ikaw naman din, hindi ka naman din masaya eh. Actually, kaya mo yung kinikwento ngayon sa amin kasi hindi ka na masaya. Oh, or you cannot take it anymore dahil kung nasasagad na naabot mo na yung hangganan mo, di ba? Mm-hmm. It's just a matter of time. May bus. Mag-i-snap ka na lang, di ba? So, bakit pa natin patatagalin? Ang tagal, in the first place, ang tagal mo ng ganyan sa sitwasyon na yan. So, to answer your question, siguro ako, ano na, parang PGT, so, I will say let no. Let go na po. Let go na po. Kahit po married ka. Oh, isko. Married o ganyan ka naman araw-araw. Kaya nga po eh. Isko. Masaya ka ba doon sa married life na meron ka sa kabuuan, naging masaya ka ba? Naiingit po sa iba eh. Kasi mga kaibigan ko, insan ko, pag nagpo-post sila sa social media na pumunta sila mag-asawa sa ganito, tapos nabuntis na siya, yung mga ganun. Sa akin, hindi ganun yung nangyayari. Parang, ano ba yun? Ba't ganun? Kaya parang nalulungkot din po ako eh. Wala akong makausap din eh. Wala. Parang siguro, alam mo, siguro, ito yung patunay siguro, no, na kahit na dumating ka na sa punto na nagpakasal ka na, hindi ibig sabihin na yan yung perfect person or right person para sa'yo. Diba? Hindi ibig sabihin na dyan ka mag-e-end up sa kanya. Diba? Opo. Eh? Parang ano lang, wala lang. Naisip ko lang kasi na ano eh. Pinagsamahan din namin. Oo ano naman, lang. Ang tagal eh. Tsaka... Parang pag naisip ko na ganun na yung end talaga ng relationship talaga namin, parang sakit-sakit talaga makakaisip eh. Tsaka ang dami mong tiniis, be. Ang dami-dami mong tiniis. Kaya nga po. Kaya, hindi ko na rin kasi kayang kinikinin ngayon po. Kaya, talagang lumabas ako talaga para makatawag. Kasi, wala po kasi
hindi ko alam po sino makakaintindi sa akin kapag ka, ano eh. Dahil siyempre yung mga kaibigan namin, gusto nila maayos pa din eh. Kaso pag wala po sila sa sitwasyon na ganun, talaga pong mahirap eh. Alam mo, siguro sa punto na to, wag na muna natin intindihin kung ano yung sasabihin nyo, yung mga kaibigan nyo, no, nung mga tao sa paligid nyo. It's been how many years na ganyan ka, di ba? At hindi mo na kaya. Ending na to, parang, mabubuang ka talaga. Ending na to, mabubuang ka. Parang twice na niya ako niloko dahil nung una nakipagbalikan siya, sabi niya wala na. Tapos yun, nag-end up na, yun pa din pala. At nabuntis pa. Parang, kontindi, nang balik mo. Sabi, sana lumabas ka ng bahay, tapos sabi mo, werpa! sobra po talaga. Sorry, Papa Jackson. Okay, totoo naman po kasi. So yun, wala ako, parang PGT nga, I will say no, no. Ay, it's about time, ano, Wendy, 32 years old ka na. You know, yung pa po kinakatakot po eh. Kasi wala naman, 32 ka pa lang naman, di ba? Opo. Bakit? Di ba? Bakit? Kaya pa naman. Bakit? Kasi gusto ko na po magpamilya eh. Akala ko kasi, hindi, parang ito pa po siyempre magkaanak. Akala ko kasi, di ba, parang yun kasi yung pangarap namin. May nauna sa akin parang eh kaso wala eh yung hindi sa iyo ano eh yung isang sitwasyon mo eh hindi yan yung ano eh hindi yan yung mangyayari at it will not happen anytime soon but you know ang sitwasyon mo ngayon ay meron kang kinakaharap, 'di ba? Meron kang struggle sa buhay at kailangan mo na siyang i-give up for you to have hopefully for you to have a better life, ano? Sa piling na ng iba na, you know, eventually, papunta na kayo doon sa stage na magkapamilya and all, at hindi ka sasaktan, di ba? Kaya nga po. Tama po. So, wala. Ako lang, bilib lang ako sa iyo, no, na ang tatag mo eh. Ayun nga po eh. Sabi nga po, sabihin kita ng bonggabilya. Yun lang kaya ko, Papa Jackson. Everlasting. Yun lang kaya ko eh. Pag ikay hindi crush na uli ako. Ano ba? Wendy. Oh. Well, ano ganito, ano? Do not expect us, Communicator Chico, to give you another answer other than no. Mm-mm. Let me explain to you, ha? Apo. Para pag dumating yung time na you let him go, and you will cry so much, alam mo kung bakit ka umiiyak. At least kahit paano, you can comprehend bakit sa lahat ng pinagdaanan mo at binigyan mo sa relasyon na ito, bakit umabot pa rin sa ganito? Opo. Alright. I think the biggest factor of all, KG, is that you got used to building your world around him. Correct. Diba? Kumbaga, he's grown exponentially yung participation niya sa buhay mo. That in all the failures, in all the pains, in all the struggles, in all the heartaches ate, whether siya nagdulot sa inyo ng sakit na yon or hindi, you always run to him as the cure, as the answer to all the questions. Kahit siya yung nagdala sa'yo ng kasalanan, siya na nakit sa'yo, you always look up to him bilang siya yung sagot sa lahat. And you got used to the setup. Ayun yung setup niyo yung dalawa. You know, totoo kasi talaga, Wendy, the very person who has the ability to hurt us the most is the same person who can actually cure us if we can forgive someone. But you know, forgiveness at some point is overrated kasi you can only forgive someone so much. Diba? Because if you keep on forgiving someone with the same problem, ate, with the same mistakes na ginagawa niya sa'yo, you become stupid by doing that. You can only accept, ate, the bad truth. Yung pangit na katotohanan sa isang taong minamahal mo. Enough to save your identity. Alam mo, ano, lulungkot ako dito. Umabot ka na sa punto na hindi mo nakilala sa sarili mo yung tama at mali. Yung katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Kanina, di ba, I was moved when you said, may condition po ako, yung bata ko ninam, pero wag yung babae. For you to even contemplate, hindi na kailangan magkatotoo pa, but for you to even contemplate na umabot sa puntong iyon, it's just so disgraceful. Di ba? You know, ate, ang pinakamalaking problema dito is that
naniniwala ka that happiness ends pag nawala siya. That's not true at all. You know, because consider this, ano, this part, ano. When you're going to say goodbye from him, ate, you're not only saving yourself, you're saving him. I don't know, this might not make sense tonight. Baka malay mo, yung pagpapaalam mo sa kanya is the very reason for him to have a family that he was never able to give you. Baka mamaya, pag nagpaalam mo sa kanya, he will run to the girl and they will live happily ever after. It will be so painful sa part mo, but if it takes that kind of pain para maitawid mo siya sa pamilyang hindi niya anak na hindi niya naibigay sa iyo at hindi mo naibigay sa kanya, well, go ahead. Go ahead. Ibigay mo sa kanya yon. And let's hope na one day, when you do this, when you let him go, mabigyan ka ng pagkakataon, a guy, your Prince Charming, would come along and snatch you off from all the pains and the struggles that you're going through. We can come up with all flowery words here. We can actually describe all fantasies, ate. We can go ahead and tell you good things about life, but you are only going to appreciate a good outcome kapag pinakawalan mo siya. He's been in your life for what, 13, 14 years? He's giving you, kasi alam mo, ate, sa pinagdaanan mo sa kanya, ang daling kamuhian ng lalaki kaya Chico eh. It's very easy to hate the guy, but let's not forget he's given you as well 15 years of his life. Okay. If you'd given, kasi madali manghinayang 15 taon na sayang lang, but you have to remember 15 years of his life was also given to you, and those were beautiful years except some turning points. Ayoko kasi na balang araw magkasalubong kayo and you will hate each other. After all, you never hated the guy, you were just hurt. There will always be one person in this world, Kuya Chico, who is going to give us who's going to take away the meaning of pain. Yung taong kahit anong gawin niya, we are never gonna get hurt, diba, dun sa totoong pain, kasi we can always forgive that person. But truth be told, dati, hindi lahat ng taong kaya natin patawarin, hindi lahat ng taong may amor tayo. Someone we always have compassion for, diba, it doesn't always have to be sa buhay natin. Baka yung taong yan is meant to be with someone else. I don't know. But let me just go to the bottom line. Ate, other than letting him go, I want you to free yourself. You've been stuck, you've been imprisoned sa buhay na yan, creating your own fantasies. It never came true. You are 32, tama ka. Yes and no, nakakapag-alala ba ang 32 ka na? Oo, nakakapag-alala. Ate, nakakapag-alala kasi 32 ka na, tanga ka pa rin. Hindi dahil mag-i-expire yung mattress mo. Diba? Malika, nagkakaanak naman yung 38 eh. Diba? Opo. Oo. May mga ibang adyan, napatakan lang, nagkaanak eh. Wow. Real talk na lang tayo, diba? It took you so many years. I think it's just about time for you to let go of him and free yourself. Bottom line is, Wendy, we want you to take the first painful step. It's very painful. Yeah. It might feel like you're stepping into oblivion, into nothingness. But we want you to build yourself from scratch. And we wish you happiness. Thank you. Ang saklap, diba? Wala eh, ganun talaga, Ate Wendy eh. Hindi naman lahat ng tao nagmamahal ay mamahalin din pabalik na. Eh, na naman tayo. Bakit ba? Bakit? Gusto ko lang naman makarelate eh. Atay, ulitin ko ha. Madaling kamuhian yung lalaking to. Pero pag yun na naiwan sa'yo, malungkot kasi you will have the impression that 15, gano'ng katagal mo siya kilala? 15 years, no? 15 years. You will have the impression natin na yung 15 taon ay nasayang. Of course, hindi nasayang yun. Diba? Right now, ate, the most beautiful part of your life is within that 15 years. Tama, mali? Tama po. Diba? Maraming masakit dyan, pero nandiyan yung pinakamagandang bahagi ng buhay mo until someone comes along and give you another version of what happiness is all about. Opo. Alright? Tandaan mo yung PMA. Ano yung PMA? Positive Mental Attitude. Okay pa.
okay. So kapag may nag-aaway sa kanto, sagabihin mo lang, brado ka mag-alit! PMA lang, PMA! Ano yung PMA? Positive mental attitude. Napalag sa National Geographic Channel. Talaga? Ay, hindi, feeling ko naman to si Ate Wendy, meron naman siya yung PMA na yan. Ano? Feeling ko yung... Ano yun? Positive mental attitude. Positive. Feeling ko, tignan mo yung, di ba? Iba yung ano eh, kahit nag-iiyak-iyak siya dyan. Feeling ko, ano naman, kakayanin niya. Oo, wala ka namang no choice, Ate Wendy. Kailangan mong kayanin. No? Opo. Oh, eh, at saka, yan talaga. Tama nga si Papa Jackson, yung akala mo na ano, akala mo, siya na yung lahat, no? Siya na yung the best. Pero hindi pa pala. Diba? If you'll only learn to give up, no? To that thing, or to that person that you think is best, that's the time mahanap mo yung ano yung someone better, di ba? Kasi wala eh, di ka magkakaroon ng chance na mahanap yung someone better kung nakakapit ka dun sa feeling mong ano eh, the best na eh. Eh hindi pa pala. Diba? Are you crying? Ate, o sinisinok ka? Pareho po. Wala lang siya mainuman ng tubig. Meron po. Kuha, meron dyan, di ba nasa labas ka? Hanap ka ng karinderya dyan. Tapos magpanggap ka na kunyari na nasusulasok ka ganyan. Tubig. Tapos bibigyan ka niyan, di ba? Mababait ang mga Pinoy eh. Gayahin mo yung sa ano, gawain niya. Gayahin mo yung sa mga mali. Pag inom mo ng tubig, sabi mo, ay, refreshing! Ganon, ha? Opo. Kanya natin. Ay, nako. Sana ako, I hope, ano, maging maganda na yung, ano mo, life story mo, no? Opo. At magsimula na siya anytime soon. No. Good luck sa iyo, Ate, ha. Ha? Parang ano na po ko, iluwa mo 'yung telepono, gusto ko. Ay, sorry po. Ngayon, sabi ko lang po, parang ayun kasing gabi, parang nag-iisip ako na, yun na nga, let go na nga. Parang naisip ko kung kailan ko 'yun gagawin kasi 'yun 'yung mas ano lang damdamin ko ngayon, 'yung let go na. Let's go na siya. Kasi parang... Actually, dyan naman talaga napapunta yan eh. Ang tanong na lang dito, kailan ba kasi? Kailan. Kasi, yun na nga eh. Salamat sa pagtawag, Wendy. Thank you din po. Balitaan mo kami, ha? Oo, Ate Wendy, ha? Apo. Sige. Patawag po ako. Salamat po. Bye-bye po. Nakalungkot lang yung mga ganyan, no? Sana, yung mga ganyan tawag, yung isa sa mga araw na to, in the future, tawag ulit, tapos masayang version naman ulit, no? Yung hindi na nag-iiyak. Masaya na siya ngayon. Kailan, kaya Chico, kailan makatwiran ang pagpapaalam? Kailan makatwiran ang pagpapaalam? Kailan makatwiran? When is saying goodbye at justifiable? Kasi alam mo, sa kabuuan ng relasyon, you're going to forgive yung taong ka-partner mo because yung taong yan is not perfect. He or she is bound to commit many mistakes sa relasyon ninyong dalawa that will hurt you like it's the end of the world. Mm-hmm. So kailan ba tama yung pagpapaalam? I guess siguro pag ano, sabi ko pag wala ka ng choice, kundi yung palayain na lang siya para mas maging maayos ang mga bagay-bagay. Kung yung taong yun, wala nang pakialam, mapatawad mo siya o hindi. Kasi hindi ka na niya mahal. Oh. Di ba? It's so sad. Kasi kahit patawarin, kahit hindi mo siya pagkakasin. It's so sad din. Tama, diba? Ganon, diba? Pero totoo naman yan. Pero diba, ang saklap naman nun, wala na siyang pakialam kung patawarin mo siya o hindi. Kasi insignificant ka na sa kanya. For all he or she cares ay, ano, mawala na sa buhay mo. Exactly. Eh, ano pang point nga naman kasi para hindi ka pa magpaalam? Grabe naman. Kasi, Chico, alam mo sa relasyon, sa kabuuan ng relasyon, you are going to hate your partner. Given yan eh. Kapag nag-aaral ka, meron naman talagang point eh. You will hurt that person, you will love that. Love actually can be lost sa relasyon. Correct. Pero pag nawala ang compassion, tapos ang lahat ng bagay. And that's exactly yung nawala sa kanila. Nawala na yung amor. Wala nang pakialam si boy, masaktan si girl eh. Hindi na nakukurot yung puso ni boy pag umiiyak si girl. Wala nang compassion. If compassion is gone, ang compassion kay Chico ha, diba, pag kumakain na sa kalsada, pag kumakain tayo, di ba, at may lumapit sa atin sa kalsada, at hiningi yung pagkain, at naawa ka sa kanya, hindi mo ka mag-anak yan, ha? Naawa ka sa kanya, that's compassion. Mm-hmm. Kasi kung naawa ka, pag-aaralin mo yan.
Diba? But only because for that moment, you care for that person suffering, you will give your food. That's compassion. Mm-hmm. Diba? Human nature yan eh. Correct. Diba? Innate yan sa atin, nakatahi sa pagkatao natin yan. Pag nawala niyan sa partner mo, wala siyang compassion sa'yo, it's time to let go. Hindi naririn niyo ang compassion. Love, naririn niyo ang love. Ang compassion, hindi. Pag nawala, tapos. Well, I guess kahit naman ano yung mawala, parehong, you know, deadly sa relasyon. Ano na yan eh, magdi-deteriorate na yan eh. Exactly. Ayun ako. To you, hi. I wanna run to you. May mga nag-comment. May jeep na pa. May ang bilis, grabe yung bilis ng jeep kanina. Meron pa isang nag-comment. Ganun yung tunog. May bus na pa. Ano ba? Kasi si Ate nakakatakot eh. Wala pa naman tayong pamalit sa kanya. Pag nakagip siya doon. Ay, naku. Ay, naku. Ang hirap naman talaga. Hello po ha sa lahat ng mga ano, nag-hold on na lang sa relasyon kahit hindi na dapat. Marami yan. Marami yan. Yung iba dyan nakikinig. Ay, naku, 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 naku. At isa pang naku. Ay. Your life is a book, no! Diba? Ang ating buhay ay parang libro yan. You are the writer of your own story. It's up to you if you want to have a good story that pagkatapos ng buhay natin sa kaduluduluhan, diba? Ang ending mo ba, diba? And they live happily ever after? Mm-hmm. Or to be continued, pero that's actually pointless. Anyways, mga pangka, tawagan nyo kami 7212429. Mamaya ko, edgy ko na sa Paddy's Point. Pasay ako right after the Pasay. Show. Pasay? Yes, Paddy's Point, Pasay. Sa Linggo ng gabi, Paddy's Point, South Station. Basta, tama. Hello sa inyo, ha? Sa mga, ang buhay, karugtong lang nung libro na yan na hindi pa happily ever after, may nakita akong post na parang oo nga, no, tama nga. Sabi doon, kung hindi pa yan happy, hindi pa yan ending. Aww. So, go lang, ha? Okay. Ako, wala. Sa bahay ako, huwag niyo kong guluhin. Tutulog ako. Kapahin ako. Hi, buhay, buhay, buhay. Alright. We're playing the music of Atlantic Stars. Sa lahat may mga naalala ko yan. 7212429, yung mga mapapabati namin sa booth. Ha? Maraming salamat sa mga dalaw namin ngayong gabi na mga nakiki-aircon dito. Oo nga, yung isa nakakumot pa dito. Oh. Kamusta kayo? May nag-comment dito kay Chico kasi nakikita niya si Kuya. Sabi niya, si Kuya nagbibilang ng daliri. Si bakit? Ano, patingin nga ako. Nagbibilang. Patata talaga nakita. In fairness ah, napaka-wide niya na. Kuha-kuha yan. Alright, Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.